We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We are friends. We've got magic that never ends. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are, sisters. We are friends. We got magic that never ends. Ang pagkakaroon. Ay, talaga. Ang pagkakaroon.
Roxy Singers. Nakilala po sila sa mga kanta nilang may double meaning. At talaga namang hit na hit sa masa. Tinawag po namin silang mga contra diva. Ang kumanta ng kahit gaano kalaki. Alina. Next guest, kumanta ng si Siri Nino Dilata. At of course, ano po si Tatang Marino Dilata? Kumusta naman ang mga kantang double meaning? Ano ba? Paano kayo nag-start? Ako, I started as a ghost singer. Talaga? Para sa mga, ano, para sa mga artista iba, di ba? Oo, yung magawa ng mga multiplex, kaya yung mga cover version, gano'n. Yung pagka sumakay ka ng bus ng papuntang Binangonan, yung mga naririnig yung medley. Ah, okay. Na yung mga old songs dati, yung mga standard song. Mm-hmm. Gano'n. Tapos, paano ka umabot sa mga kantang ganito? Bali kasi yung manager ko ang ano niyan eh. Bali, etong Aray kasi based sa personal experience ko to. Aray. Paano? Aray. Tapos gumagawa. Bali, nagmumultiplex ako ng song ni Timmy Euro, yung Hurt. So, eto medyo madaling araw na hindi ko makuha yung tono kasi kailangan pag nagmumultiplex ka, plakado mo yung singer na ginagaya mo. Kasi ginagaya ka ng mga nagmumultiplex. Oo. So, hindi ko makuha. Kaya parang na bad trip yung manager ko. Ano, hindi naman ako binato. Kumbaga, pinitik. Nagbato ng ball pen, kaya lang tumalik sa ulo ko. Pero parang hindi siya... Pero ganoon ang pagkakasabi ng aray, gano'n. Bad trip. Yung aray ko, medyo sineksihan ko. Doon siya nagkaroon ng idea. Okay. How about you, Diwata? Ako naman po, galing po ako sa banda. Galing ka nga doon sa band, di ba? Ako. Nakakatawa pa nga yung name namin. Nandun na yung pangalan ko, nakadikit na po. Okay. Tapos, babanggitin ko po ba yung pangalan? Ikaw, it's up to you. Actually, wala na rin na siya ngayon eh. Spirits of Diwata, letter Z sa dulo. Okay. Kasi po ako yung pinaka-lead vocalist doon. Dahil ako lang nag-iisang girl. Tapos yung sinasabi nga nila, yung the rest of the members, yung po yung mga engkanto. Na-discover po ako pag show namin sa mga bars. Nakita po ako ni Mr. Sunny Ilacad. Mm-hmm. Siya po nakadiscover sa akin. Siguro, sabi niya po eh, may potential ako na para maging notice singer. Actually po, talagang gusto ko pong mag-recording kasi para naman iba yung banda na may recording, di po ba? Kaya lang, ang ano lang pala doon, kailangan soloist. Masaya na rin po ako kahit na naiwan ko yung banda ko dahil ngayon naman, they happy naman po sila ngayon sa career nila. And how about you, Miss Alina? It's so funny because when May Rivera came out with her album, I actually finished recording my Kahit Gaano Kalaki. And when I heard the song Aray in the airwaves, nagulat ako, wow, sabi ko, may kasabay na ako. But it was really her who started it. And now it's next. And then it became a hit. And actually, my album was a brainchild of Viker. It was a concept that I had to follow. So naging bandwagon and everybody's singing it, everybody's enjoying it. Oh, di ba? Hindi ba kayo natatawa at first pag nire-record niyo yung songs? Syempre nakikita niyo yung mga technician, yung mga tao nakikinig sa inyo nagre-record. Syempre nagre-react sila kasi either natatawa sila o ano, di ba? Di ba parang hindi ba kayo nailang? Kasi may double meaning yung kanta eh. Diba? Ay, sabihin, kahit na ano pa man yung meaning, alam niyo yung totoong meaning ng song, paano yung mga ibang tao? So, syempre nakikita niyo sila nagtatawanan. Kasi ilang beses mong kinakanta yung Tagalog, parang nawalan ka na ng pakiramdam na parang ano, hindi na naughty yung song. Kasi nangalay natin naman kasi, dito sa song kasi namin, parang yung iba kasi medyo, yung kasi itong Aray, kahit mga bata kinakanta eh. So, oo. Yung mga matatanda, yun ang parang nag-iisip ng hindi maganda. 'Di ba? Sila yung may mali siya. Lalo na yung sa akin si Siri mo.
Kasi di ba pag sinabing sisirin mo, alin ang sisisirin? Buti na lang... Dahil ako isa lang naisip ko. Di ba? Alin ang sisisirin? Buti na lang, matalino rin yung composer ko. Which is si Tito Sani, tsaka yung lyricist, nilagay po doon, sisirin ang malawak na dagat. Ang perla. Buti na lang. Hindi ako maaalo. Oo naman, kasi di ba, yun na nga, since... Mga bata, halos lahat ng mga kumakanta niyan eh. Malakas ang dating niya sa bata, malakas ang recall. Hindi ba kayo natakot at some point, baka mamaya, dahil nga, di mo maiwasan, of course people, alam mo yung sasabihin ng mga tao, branded na yung kanta niyo. Hindi ba kayo natakot na at some point, baka maban kayo, baka maban sa kung saan-saan yung mga kinakanta niyo? You know, for me, it's just a song. Like my song, titles lang yun eh. Pero kung i-interpret ko siya ng magkailangan maghubad pa ako, then that's really immoral. Oo naman, mga, iba usapan sa mga tao. Depende naman kung paano mo i-handle. Oo. Tsaka po yung gusto po ng tao eh. Kumbaga masa talaga. Diba? It's so well received sa masa. Yung talagang everybody singing it. Maralig mo sa jeep, lahat. Kinakanta nga ng mga maliliit na bata. Kahit nga matatanda, kinakanta, diba? Let's face it, we cannot please everybody naman po, diba? May kanya-kanya silang gusto. So, kung gusto nila ng naughty, di, bigyan natin sila ng naughty. Kasi yung mga song namin parang masa ang dating eh. Diba? Kaya lang, yung ibang mga sosyal talagang ayaw. Ayaw nila. Kaya ginagin sa mga foreign singers natin, meron din silang mga titles ng kanta nila, English nga lang, pero hindi nila pinapansin, pero iba rin ang ibig sabihin. Anong naging feeling nyo nung nag-hit lahat ng mga single nyo? Kamo na. Ako para ako nasa langit. Kumbaga, isa to kasi sa mga dream ko nung bata pa ako. So, parang akala ko, dati hanggang ghost singer na ako, kumbaga, hanggang multo na lang ba ako, kumbaga, patago na lang. So, nung sinabi nga nung manager ko na, oh, eto na yung timing mo, eto na yung ano. Eh, ang gusto ko dati, hindi yung mga ganitong song. Gusto ko yung mga parang mala Pops Fernandez, mala yung talagang ang dating is sophisticated ang dating ko, ganun. Nag-change ba lahat yun after lahat this made the yun. Big year? Oo, lahat yun. Kaya kailangan mag- eh, ako conservative ako dati. So, hindi ka conservative na yun? Ganun pa rin. Oo, you have to loosen up, di ba? Kailangan medyo... Kaya lang, parang ito yung packaging na sinabi na, oh, kailangan ganito ka, ganyan. So, ayun, eh, gusto kong maging recording singer, kaya... And it works for you. Di ba ta? Anong feeling mo nung nag-hit yung... Ako po, eh, talagang feeling ko, sobrang pasasalamat ko po kay God. Kasi, ano po talaga, dream come true po sa akin. If I'm not mistaken, theme song pa to sa isang pelikula, di ba? Sisid po, yun. Eh, tuwang-tuwa po ako, tsaka yung utang na love ko sa nakadiscover sa akin, tsaka sa composer ko, and sa aking pong mother company, sa manager ko, nagpapasalamat po talaga ako. Kahit na, minsan nakakagawa ako ng mga things na hindi nila nagugustuhan, pero and yet, tanggap na tanggap nila ako, inaalagaan po nila ako, kaya nagpapasalamat ako dahil nag-hit yung sisirin mo. At least, nakilala po ako sa Diwata. Kayong dalawa, your name is Alina and Diwata. Okay. Are those screen names lang? Partly. My real name is Lynn. Okay. So, nandun pa rin yung pangalan ko. Hindi nagdagan lang nila ng... So, you think yung Alina tsaka yung Diwata is partly para doon sa sexy image? I think something very light, something sensuous. Sensuous, yeah. Diwata sa akin, eh, bigay po sa akin yung stage director na friend ko. Sabi niya, ayan, ikaw lang babae, so ikaw ang gagawin nating Diwata, and the rest, mga mukhang engkanto yan. Hindi na po, ni-request ko rin po kasi sa mga bars, eh, nakikilala na po nila ako as Diwata. Sabi nila, andiyan ba si Diwata? Pag hindi si Diwata, hindi kami manunod. And hindi ako nag-aasing eh. Kasi po, yung pangalan po, catchy. Kaya oo po, naman, Diwata. Oh, siguro so, kahit na pangit ako, di ba? Tinanong po namin sila kung sino ang kanilang mga favorite na diva. What if sila ang kakanta ng mga kanta ng mga favorite nilang diva? Ito po, si May Rivera to sing Shasha Song Good. Good. Troubled water.
Puro ganun eh. Sexy pa rin kahit na kanta ni Ms. Shasha Padilla ang kanyang kinanta. Makikilala pa natin ang ito si Lemay, Alina at Diwata sa pagbabalik po. Swimming. Ano pag kino-compare kayo with the divas, kayo nga mga contra diva. Ano video pag kino-compare kayo with sila Jaya, sila Lani? Ano feeling ni Jan? Di syempre flattering po. Oo. Kumbaga, karespeto po sila, ibang klase kumbaga. Kaya lang yung sila Jaya kasi at saka sila Lani, parang kaya nga contra divas eh, di ba? Parang parang sila kasi parang napaka-taas. Mainstream kasi. Oo. Kami naman parang pang-masa na... Actually, kasi parang feeling ko kaya kayo nako-compare kasi you probably sell as much albums or CDs as them or very comparable, if not, di ba? Very comparable. Kaya ako nako-compare sa kanila. Eh, kanya-kanya naman ang style, di ba? Probably a different market just sa kanila. Just because it's a different market. But you know, you'd be surprised. Pretty much equal. You'd be surprised. Ang mga diva di daw na nag-cater sa lahat ng klase ng audience. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, O. Kayo, ano ang pinakamaraming nakikinig sa inyo? Anong set? Anong ano sa akin, market? Sa akin, kahit mga bata, marami. Pwede. Kahit mga bata. Kahit na double meaning yung mga kanta nila. Sa bagay, hindi naman nila masyadong nag-grasp pa yun, ano? Oo. So kayo, kayong dalawa. Ano din po yung mga bata, yung mga taxi drivers, yung mga... mga maid sa bahay, at least, kumbaga nabibigyan naman natin sila ng kaligayahan. Kumbaga, hindi naliw, naman... Aliw. Opo, kumbaga, pagod na sila sa trabaho, sana tasayin naman natin sila sa kaunting bagay, di po ba? Oo nga naman. So, ibig sabihin, syempre, nagpa-perform kayo paminsan, depende kung sa kayo nagpa-perform, may sa mga lounge, lahat. Syempre, double-double meaning yung mga kanta ninyo. And some people, lalo na yung medyo mga nakainom na. Ayan. Meron ba kayong mga sinisigawa kayo, sinisipulan kayo, or kung ano-ano sinasabi, medyo nababastos kayo? Anong nangyayari? Meron ba kayong mga ganun na experience? Hindi. Sa akin, pag sinisipulan ako, lalo akong ginaganahan mag-perform. Kayo? They can say anything they want. Or kahit mag-sipul-sipul sila, kahit mag-split-split sila dyan, pero no touch. Oo, hanggang dyan lang kayo. Stay away. Look na lang kayo. Available. Manalo. Akala ko tawa yung... Akala ko sinisisi. Okay talaga. Ay, magpilya ako kung bagay. Sinabi, pag tumito siya, kung na ganun. Sing diwatang, pangalan lang, modern day diwata, kumbaga. Mahirap naman i-carry yung pagka-diwata, iba yun eh. Kumbaga, immortal yun, di ba? Sexy nyo, sexy singers, ayan no, ayan, nakita nyo naman. Eh, sexy rin ba kayo sa real life? Eh, hindi. Ano ba na, nasa-shopping nyo ano, sa mall? Ano ba ang outfit ninyo? Ako, ganyan din. Ay, naku, hindi. Pagkakita ako sa mall, nagkakap ako, tinatali ko yung hair ko, tinatago ko, tapos walang make-up, naka-jacket ako na panglalaki tomboy. Tapos yung pag bumibili ko, pinipilit sila, ginababa ko na yung kapag. Pag-point
contact nose ka, tapos medyo may kita nila, may lumalabas dito yung color. Ano kaya to? Artista ba to? Bakit sobrang minsan naka-shades pa ako? Sabi, sobrang naman yata ang pagtatago to, sikat ba to? Eh bakit kayo nagtatago? Kasi ba? Hindi naman ganun kasikat, di ba? Kaya lang, pag nagkaroon ka ng ganito kahabang hair, mid-color, maglakad ka sa mall, sabihin, kung hindi ka masasabing Japayuki o Bella sa gabi, or... Kaya ayoko nang pinapansin ako, di ba? Ah, gusto mo, ano lang, you want to mind your own business. Ayun, marami pang pumapansin. Parang bimili man ako ng bargain, mga sale. Wala sa pakialam. Kasi yun yung unang napapansin. Oo, kasi alam mo, napakahaba ng buhok mo. Yun ang unang napapansin eh. Pero syempre, gusto ko lang mag-notice din ako ng tao. It's just that, gusto ko lang yung attention na bibigay when I'm singing. Pagka nagsha-shopping na lalo na naghahanap kang mura, you don't want to be watched. Ayaw mo napapansin ko parang. Ano pa yung second thoughts bago nyo tinahak ang ganyang klaseng image? Or talagang, ito papasukin ko to kasi sayang naman ang aking body or naman eh para to make a mark right away. Anong feeling niyo sa ganyan? Yung sa akin kasi ako lagi kong sinasabi ako conservative ako dati. Dati lang. Sony Music nga. Parang yun yung packaging nila. Parang ganito ang kalalabasan mo, magiging sexy ka, magiging ganito. Pero pinag-isipan ko muna kung kaya ko. Kung kaya mo. Oo, pero yun nga, nakaya ko. Kaya naman. Pinakaya naman. Kunti. Kahit hindi sexy. Uy, pahabit ako. Before ako maging notice singer, gusto ko po talaga mga tipong Janet Jackson, Britney Spears. Dancing. Gusto ko talaga tumatumbling ako sa ere kasi I can dance. Gusto ko po talaga masaya po ako pag sumasayaw ako habang kumakanta. Kaya lang... Paano na punta sa sexy? Sabi ako, sexy pa rin naman sila. Naihabol po nila ako sa trend na pinangunahan niya. Siya yung nag-umpisa nun eh. Ngayon, hinaihabol ako ng aking mother company, ng aking composer. Hinabol po ako doon. Kasabi niya, nasa trend dyan, magkaka-name ka kapag pag naihabol ka. Sabi ko, okay lang po. Susunod po ako sa inyo. Basta pasikatin niyo ako. Malay niyo, pwede ako sa susunod. Yeah, si Lynn. Ako naman kasi yung pagiging sexy doesn't have to be bearing yung katawan mo, yung ano mo, para maging sexy ka. You can be all covered up and still look sexy. Pwede kang, kung talaga sexy ka, pwedeng kahit sako magsuot ka, di ba? Ako naman, it's a medical explanation kaya ako ganito mag-BS. Kasi madali, ako mainit kasi talaga yung katawan ko eh. Pag nag-golf na ako, naka-miniskirt pa ako. Oo nga, alam ko yun. Pwede ako na kaya gumagawa. Kasi nakapalda po siya habang nag-golf. Okay. So, hindi, ganun na nga. Ano ito, stepping stone? Or is it, eto na, gusto ko na yung ganito. Si Lynn, well, sa kanya, kailangan talaga magpa-sexy siya kung hindi naiinitan talaga siya. Nagigitatako siya. Magsuot ng hindi ganito eh, di ba? At least, yung matanggap ka ng taong ganyan. Kaya lang talagang, sisirin mo is a naughty song, kaya kailangan sumabay ka dun sa song. Alam namang nakatagong-tago yung body, which is hindi na bagay dun sa song. Kaya nakikiride on po. Eh di ba, Lina, kung sexy naman kayo, hindi ba? Ipakita. Ang dami nga dyan nag-aangad, di ko ano-ano pa pinagagawa sa kanya. Sa akin naman kasi, di umpisa ganun. Labas likod, labas yung cleavage. Ganyan. Kaya lang, nung nakilala na ako, kahit na naka-long sleeve ako, pinapalakpakan na rin ako ng tao. So, wala lang yun. Pag-uulat. Yung naman ang aking kanta. So, yung mga double meaning ng mga songs, nagkasunod-sunod kayong mga sexy singers na gumagawa nito. Anong ginagawa niyo para, syempre, ang dami ninyo na ngayon. At the moment, there's like at least 5 or 6 of you who's doing this. Anong ginagawa niyo para mag-stand out? Ang iniisip lang namin kasi each one of us is different. Mm-hmm. Each one is unique. Has unique. Kaya kahit siguro kopyahin ko yung suot ni Diwata, it will still be Alina. Uh-huh. I can never be Diwata kasi nasa style.
tungkol sa mga contra-diva. Mm. Diba? Miss, bakit ano? Bakit kay si Maybelline? Hanggang dito ba naman yung pare? Hindi ko kilala yung asawa. Anyway, hindi po totoo yun kasi. Ewan ko ba? Siya yung contra-diva ko. Ewan ko bakit hindi matapos-tapos. Kasi ako tanawin nila sa big pussy. Eto, after a long relationship with Haji, hindi ka ba nang hihinaya? Opportunities o to meet more guys, ganun? Bakit naman? Hindi, kahit na dyan si Haji, may mga nagkakamay siya. Kung kailangan na dyan si Haji, kahit kailan, kahit na hindi na siguro kami. Kasi siya yung nagtuturo sa akin yung attitude ko ngayon sa singing sa kanila at gali. Hindi ba nasa sa LST to Haji? Hindi halata. Talaga? Secret ang kanyang selos. Pero okay kay ni Rachel? Okay kami. Oo naman, bakit naman yung hindi? She's very nice naman. Hindi naman yung siguro papahalata na. Hindi niya ako type, di ba? Rent, okay. Kamusta naman ang ano nyo? Love life. Si Diwata parang ano ba ang love life natin? Si Sean Diwata! Kumbaga available and negotiable, kaya May hit ka na ba after si Siren? Meron ka na uling... May second single na po, kaya lang hindi na po siya naughty. Ano na po siya? Ayun naughty. Behave! Ayaw ng tao! Ewan ko po ba hinahanap nila yung hindi wata yung ganun-ganun, tapos ganito, yung... So, ano ka pa rin? Outfit ka pa rin ng ganyan? Opo, kasi ano ba title ng second single mo? Hanapan natin ng meaning na naughty. Ikaw! Meron ka na wala, si May at si Alina. Pinya, tsaka... Chik-chik kami, mamaya-mamaya meron na sila. Galing ka kaya Diwata, no? Grabe, ang tagal. Kinikis-kis ko talaga para matanggal. Well, difference, ang difference ko sa kanila, siguro ano, ako childish ako. Tsaka napaka-pilya ko talaga. Yung sila, ano, ladylike na talaga sila kumilos, di ba? Kumbaga, pwede pa akong maglaro, pwede din ako maging naughty. Pero hindi. Parang hindi kaya dapat naughty girl ang name mo, hindi Diwata. Slight lang. Pinya lang. Parang malaro lang. Kung ito yung naglalaro din tayo. Place. Apoy lang. Anong meron mo na wala si May at si Diwata? Mas mahaba buhok ko sa kanila ako. Covered my backside. Alam mo, simula nang makilala kita, ganyan na ata kahaba ang buhok mo. Grade school pa lang ako, nagba-basketball ako. Hirap i-blower nito, ha? Ang tagal. Ang swerte naman ito. Eh, si May, ano naman ang meron mo na wala si Lynn at si Diwata? Aray! Aray! Klaruhin. Hindi! Wala, hindi wala. Talaga. Sige, may balak pa kayo magpalit ng image. Image? Ito si Diwata, ito daman-daman niya yung kanyang image. Pero, may balak ka ba magpalit eventually? Po. Sana naman matanggap ako ng tao na hindi na ako naughty, na pwedeng mga tipong, hindi na naughty, pero mga tipong Rufa may daw. Serious? Serious? Baka naman pwedeng may cry ako. Baka naman, magulat naman ng tao, next time na makita nila si Diwata, sarado na hanggang. Ako, depende, kasi ako I change all the time. Nung minsan kumanta ako sa seminaryo, I had to wear something. Siyempre! Kaya,
detest ang mali. Si May. Ayun, maraming malis. Kasi depende dun sa audience namin. Kumbaga, pagka yung medyo matatanda, conservative, conservative yung dating ko. Pag maraming bata... Hindi mo kinakanta yung aray pag conservative like yung audience. Pupunta kami ng Brunei, ang sabing ganun, di daw pwede yung mga sexy. So, yun nga daw, Pilipinyana raw kami. Pilipinyana. Yuck, bagay ba sa aray yun? Sa pusod. Dancer ako sa CCP na mga ganun. Ah, talaga? Tumutungtong ako sa kawayan. As in, ang haba talaga. Meron ka pandango sa ilaw, ganyan. Oh, grabe. Eh, si Diwata daw may political ambition. Ano ba yan? Sana naman. Estudyente ba ito? Sana ano? Nga. Eh, kasi magkasing hype naman kami. And, actually, kung mabibigyan ako ng opportunity, kaya lang hindi pa pwede. Kasi dito pa nga lang, starting pa lang ako sa showbiz. Eh, tapos papasukin yun. Hindi pa. Pero saan eh? Gusto mo? Ano naman ang gusto mong baguhin o gawin o itulong sa ating bayan? Yeah. Kasi ano eh, yung environment talaga gusto kong mapangalagaan kasi hindi naman da. Kaya naman diwata. Mga maligno lang. Verity na talaga yung ano yung mga totoong maligno at mesa maligno. Mga duwende, mga charm. Bibigyan ko ng mga kung hindi kayo singer, ano kayo ngayon? Sa tingin niyo? May. Ako, siguro, ano ba ako? Siguro, ano, wala ako dito sa Pilipinas. Talaga? Siguro nandun ako sa family ko sa States. Ikaw, ay, ikaw naman nandito? Oo. Ikaw, Diwata. Ako po, papasok ako sa ano, acting. Ako siguro brain surgeon. Hindi, loko lang. Why na? Psychiatrist. Kasi that's what I took up eh. And I'm fond of kids. Kaya di ba marami nga ako mga anak. Oo. Lima. Lima din. Kayarin mo ba yon si Aline? Pakinggan naman natin ngayon si Alina doing a Regine Velasquez song. Oh, okay. Favorite ko tong song na to. It was revived by Martin Rivera. Di ba gusto mo rin to? Duwa tayo. Something like this. Wala na ka. So softly in my heart. Parang magandevelopan kayo niya. Ano ba yun? I wish for you seem so near yet so far. I hope and I pray you'd be with me someday. I know down inside you might know me your true love. Or am I logo ng company namin, which is AG or AG Talent Management and Development. Ngayon, parang hindi mawala daw yung logo, ginawa nilang AG's as words. AG's band. In other words, kayo ang carrier ng ano. Ng management namin. Exactly. Eh, paano kayo nag-start? Paano ba yan? Nag-audition ba kayo? O magkakakilala na kayo? Magkakasama na? Paano ba yan? Una, nag-audition kami. Tapos, nanggaling muna kami sa iba-ibang grupo. Bago kami naging age. Bago kayo nagkasama sa... Pero kayo dalawa, forever na kayo magkasama. Dahil magkapatid kayo. Kayo magkasama natin. Ay, talaga? Bali ako noon sa Manila. Tapos? Ibang banda rin siya, ibang banda siya. Pero magkapatid kayo? Oo. So talagang from the start of life? Oo. Naging magkasama. Saan kayo nag-start sa Pilipinas talaga? Dito talaga. So kayo, pero si Beng, saan ka nag-start? Sabi niya, nauna raw siya dito sa Manila. Saan ka ba nag... Dito din.
Yun sa aming dalawa ko siya. Nag-sinama niya ako papunta dito. Ah, tapos ayun na, at nabuo na ang ages. 1998 actually, nabuo ang ages. 1998 pa ito. So, gano'ng katagal ba kayo nagkaroon ng hit song from 1998? Kagad ba? Actually, as a band kami, 1990. Early 1990. Ah, so, wow. Banda kayo 1990s, tapos nung nagkaroon kayo ng CD, 1998. Na-release yung first album namin, 1998. Galing nga ba kayo Japan? Yes. Yun, nakita ko yung first interview niyo. Saan sa Japan? Sa city mismo. Tokyo. Ah, city mismo! Kasama sa amin. Ah, kayo muna. Kami lang. Dito na lang kayo nagkita-kita. Oh, dito na lang. Hindi pa siya nakakarating ng Japan. Ayun, dapat bawal pa sa kanya yun noon. Baka this year, matuloy na. Okay, ano mga unforgettable experiences nyo sa inyong mga concert? While performing. Nag-wow wild ba ang mga tao pag narinig ko? O yung mga nadapa kayo, nalaglag kayo or something. Kasi ang tataas ng mga takong nyo eh. Oo, oh, diba? Nadapa, gano'n, tapilok, gano'n. Pero grabe ang audience talaga, wild talaga sila. Meron ba yung talagang wild na hindi na kayo makakanta? O masyado, ay, masyado na nang bubwisek, hindi na siya nakakatuwa? Ano nangyari? Talagang pinatigil na nang, kasi ang nagdala sa amin doon, sino bang invite sa atin? Umakit na talaga yung mga kapatid natin Muslim doon. Medyo, nag-enjoy hindi naman sila nabubulo, kundi... Gusto niya lang maki-joy, magsaya! Masaya ka! Pinatigil nung ano namin yung producer ba yun? Tapos nag-adget ng marine soldiers. Ay, nakakatakot. Tapos kaligaya na naman. Tugtog na naman. Eh, syempre, di natin may iiwasan yan. Kahit na nasa banda kayo, kahit mga lahat kayo mga beautiful, kahit lahat kayo ay mga magagaling, meron parating isang tinatawag na nilang crush ng bayan. Oo, oh, kaya yung crowd sino favorite. Yan? Sino yan? Crush ng is. Siguro siya, kasi siya yung sexy eh. Kasi ako may labas, pagka pumayat na ako. Malamig. Kasabay na banda, tsaka ng mga group na performers. Anong ginagawa niyo para mag-stand? Alam ko na ako, anong ginagawa niyo para mag-stand out sila? Kasi kahit na normal lang sa kanila yon, nagsistand out talaga yung mga boses nila, tsaka yung kind na music na tinutugtog nila, di ba? Ano yan? Pinag-isipan niyo ba na ito? Kayo ba gumagawa ng mga kanta niyo? Actually, yung brother ko, so Abeno. Ah, siya ang gumagawa. Ano yung sinasadya nyo? Na gano'n ang sound nyo o talagang gano'n lang ang siguro, trip nyo? Siguro nagkataon lang sa, na tumama sa boses, umakma sa boses nila. Yung, bumagay sa kanya. Bumagay lang. Bumagay lang. Tinry nyo na bang mag-serious pop? Yung mag-pop-pop? Yung ano? Yung mga tugtugan namin. Mga cover songs. Yung mga Janet Jackson. Oo, tinry mo na cover songs namin. Kaya, Britney Spears. Kaya ano yung Britney Spears? Parang hindi lang kaya kakanda yung mga kanta ni Britney Spears. Hindi talaga alam. Meron din kami ano niya. Talaga? Mga version din sila in your inaayos ginagawa niyo yung style niyo? Hindi. Kung ano yung original ginagaya namin. Ayaw. Siyempre, versatile sila yun. Oo nga. Bakit tayo nagtatanong ng mga gano'n? Favorite niya sa mga kanta ninyo? Sa ang kanta namin? Oo, sa kanta niyo. Parang feeling niyo, wow, ito talaga yun. Sa akin yung halik. Yun ba biggest hit niya yung halik? Actually, yung dalawa yung halik. Yung dalawa. Yung talaga namang, alam naman ng mga Pinoy, makabagbag damdamin. Sa grupo niya, may intrigahan ba? Eh, intrigahan. Wala naman. Intriga namin siya. Si Beng, ang vocalist. Uh-uh. Naisip niyo ba mag-solo na at some point, parang, I'm giving myself 5 years tapos mag-solo na ako. Meron pa kayo naisip na? Wala pa. Abang, wala pa, pero may balak. Ano, wala pa. Hindi, ano, abang ano pa kami? May moto kasi buo. Kami. Walang iwanan. Parang pag let's say, kasi ngayon uso yung kinukuha yung mga singer ng vocalist ng mga band, gine-guest sa TV o kaya gine-guest sa mga CDs ng ibang artists. So far, ang nangyayari, usapan kasi sa Alpha, kasi Alpha recording ko kami.
basta isang, halimbawa gusto nila yung song na yun, ayaw namin na isa lang mag-promote o pumunta. Kailangan lang. Grupo. Kailangan grupo. Kasi pwede kayong heramin para maka-duet ni ano. Sino ba? Si Jano, meron siyang album na duets. Siguro depende. Sa company to ka, recording company, the recording company. Kung meron isang diva na gusto na back-upan niyo siya, habang kumakanta siya, join kayo dyan. Sino yun? Sino ang gusto niya? Sino? Gusto ko si Lani. 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 Kumusta ka naman, Beng? Sino naman ang type mo? Si Jano. Si Jaya. Oh. Ano naman ang gusto niyo kantahin kasama nila? Like si Lani, anong gusto niyo kantahin? Kasi kaboses si Whitney. Whitney Houston. Whitney Houston. Oh, Whitney Houston ang boses nga pala niyan. Ako, ano? Wala nung bang pag-ibig? Okay. Tapos, may new single kayo. Ito na lang, mabay pagkakaguluhan ng mga fans. Ano ba ang title nito? Isang word din? Out at pag-ibig. Actually, ito yung fourth album namin. Fourth nito, Awit at Pag-ibig. Fourth album nyo na to? Including our, 1998? From 1998. Yeah. Kasama yung Christmas song. Ang sipag nyo. O, pwede makarinig ng sample. Oo, parinig nyo ng sample dyan. Okay. Okay. Kailan pang ba
gonna laugh like kids.